Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat mga sis. Welcome back sa aking channel. Ang gagawin natin ngayon ay ang aking bagong design na bow. Ang cute dito mga sis. Ang aking kulay na gagamitin ay Indofil 4-ply and Indo pa rin na brown. Order ko ito noon kay Sis Rosal sa TikTok. And 4mm na hook, gunting, ating hair tie, and ang ating yarn needle. So, isahan na po natin mga sis. Dito ako mag-start sa beige. Make a knot, slip knot, and chain 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Connect natin sila para makabuo tayo ng ring. Connect by slip stitch. Ating chain 4 I count as 1 double crochet and chain 1. Add 1 double crochet sa same stitch. Skip 1 chain. So, skip natin ito. Gagawa tayo ng V stitch sa next. 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet sa next stitch. Ito yung V stitch. And then, skip the next stitch. Dito tayo sa next. Gagawa tayo ulit ng V-stitch. Hanggang sa dulo ng ating first round. Skip 1, V-stitch sa next. One double crochet, chain 1, 1 double crochet. Skip 1, V-stitch. Skip 1, V-stitch sa next stitch. 1 double crochet, chain 1, and 1 double crochet. Skip 1, 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet, and same stitch. Skip 1, sa next, 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet. Skip 1, sa next, 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet in same stitch. Dito na tayo sa last V natin. Skip 1 and dito sa ating next. Chain 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet. And slip stitch. 1, 2, 3, sa third chain. Slip stitch. Sa chain 1 space. And repeat mga sis, chain 4, add 1 double crochet sa same space, and then itong space nito ay i-ignore natin dito tayo sa V. Sa V stitch maglalagay ng V. V stitch every V. Ang ating V stitch ay 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet, 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet. Hanggang sa last V stitch ng ating second round mga sis. So, nandito na tayo sa dulo ng ating second round. Slip stitch ulit sa third chain. Slip stitch sa chain 1 space. And repeat chain 4. And add 1 double crochet in same space. And 1 V-stitch in every V's. And gagawa tayo ng
normal na V-stitch hanggang row 4 mga sis. So, see you sa ating round 4 mga sis. Nandito na ako sa dulo ng ating round 4 mga sis. So, ang gagawin natin ay slip stitch sa pangatlong chain and mag-change color na tayo. Cut natin yung ating previous yarn. And dito na ako sa pang-border na ito ng ating bow mga sis. And itatali natin para secure. And chain 3 mga sis. So 1, 2, 3. Ang gagawin natin dito sa border ay maglalagay tayo ng 7 double crochet every V stitch. So 1, count as 1 double crochet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takat na natin yung sis yarn. And 7 double crochet sa next V stitch and the rest of the V stitch natin mga sis. 3, 4, 5, 6, and 7. So, ganito lang mga sis. 7 double crochet in every V stitch. So, see you dito sa dulo. Nandito na ako mga sis sa dulo ng ating last round or border ng ating bow. Gawan ko na ng 7 double crochet ang ating last V stitch. And slip stitch sa ating first double crochet and cut your yarn. Tapos i-hide mo yan mamaya or ikaw pwede na ngayon. And then, dito na tayo sa kabilang part ng ating bow. Dito, kung saan ka nagsimula, doon ka din mag-umpisa. So, saan ka nagsimula, doon ka din mag-umpisa? Sure. Ganun. Chain. 1, 2, 3, and 4. 1 double crochet. Sa next V, maglalagay tayo ng V stitch. Double crochet, chain 1, 1 double crochet. And sa next V, 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet. And repeat mga sis hanggang dito sa dulo. And gagawa ka ng round 4 ng ating V-stitch. Or yung ginawa mo dito sa kabila. Ito yung ganito din yung gagawin mo dito sa kabila. Okay mga sis. So nandito na ako mga sis sa dulo ng ating round 4. Mag-change color na naman ako. Cut your previous yarn and attach your new yarn. 1, 2, 3. Chain 3. And itatali natin. And 7 double crochet ulit mga sis. Every V stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And repeat mga sis. 7 double crochet every V stitch mga sis. Okay mga sis, see you dito sa dulo. So, nandito na ako sa dulo mga sis. Slip stitch. And chain 1 and cut your yarn.
And i-hide na natin. Ouch. Ayaw sumama ng isa. Ayan. Tahit mo lang sa likod. Cut. And then, sa tail na naman tayo, mga sis. Yan. Ito na yung itsura niya, mga sis. Ano lang ito, mga sis? Medium size. Pag gusto nyong large size, pwede nyong dagdagan ng isa pang row ay round ng V-stitch natin. Sa ating tail ay multiple of 3 tayo, mga sis. So chain 59, mga sis. Chain 59. So may 59 chain na ako, mga sis. Count 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sa 6, chain from the hook, 1 double crochet. Skip 2 chain, mga sis. 1, 2, sa pangatlo, maglalagay tayo ng V-stitch. 1 double crochet, chain 1, and 1 double crochet. And repeat, mga sis. Skip 2, 1, 2, sa third chain, V-stitch. 1 double crochet, chain 1, 1 double crochet. And repeat, mga sis, hanggang dito sa dulo. See you sa ating last V-stitch. So, nandito na ako sa last V-stitch natin, mga sis. Turn your work. Slip stitch. Sa V-stitch. Slip stitch. Dito sa double crochet ng ating V. And slip stitch. Dito sa space ng dalawang V. 1, 2, 3, and 4. Chain 4, and mga sis, add 1 double crochet. V-stitch na siya. So, itong V-stitch, i-ignore natin siya, mga sis. Dito tayo sa space ng dalawang V. Kanina, every V-stitch tayo maglalagay ng V. Ngayon, i-ignore natin yung V. Dito tayo sa space ng ating dalawang V-stitch. Yan. Yan tayo maglalagay ng V-stitch. Ignore mo itong V-stitch. Dito sa space tayo maglalagay ng V-stitch. Ignore yan dito. And repeat, mga sis. See you dito sa dulo. So, nandito na ako sa last space ng ating dalawang V, mga sis. Dito tayo maglalagay ng isang V-stitch. And turn your work. Slip stitch sa V-space. Slip stitch. And slip stitch ulit dito sa V-space. And chain 4. And repeat, mga sis. Add 1 double crochet. V-stitch in every space between the 2 V-stitch. And repeat, mga sis. Hanggang row 4, mga sis. So, nandito na ako sa dulo ng ating row 4, mga sis. So, maglalagay ako dito sa last space ng V-stitch. Chain 1 and cut your yarn.
yung forma niya, mga sis. So, nandito na tayo sa last round. Sa border na tayo, i-attach na natin yung ating border color. Chain 1, 2, and 3. Add 4 double crochet. 1, 2, 3, and 4. So a total of 5. So 1, 2, 3, 4, 5. And dito sa next, 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, and 5. Cut ko muna itong aking excess yarn. And 5 double crochet sa next and sa next. Every V stitch, 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 double crochet sa V stitch. Dito, every V stitch na tayo, mga sis. I-ignore na natin itong space between sa dalawang V stitch. Dito na tayo, every V stitch na naman tayo. 5 double crochet every V stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, and sa next, and sa lahat ng ating remaining V stitches. So see you dito sa dulo, mga sis, dito. So nandito na ako sa paslat na part ng ating tail. So 5 double crochet dito. 1, 2, 3, 4, and 5. And 5 double crochet sa next. 1, 2, 3, 4, 5. 5 double crochet sa next. 1, 2, 3, 4, 5, and last 5 double crochet. Chain 1 and cut your yarn. Ikapat natin itong excess na hindi na hide and i-hide na natin. Tahi-tahi lang, mga sis. And cut. So, ayan na ang ating tail. Oh, yung ganda. And dito na tayo, mga sis, sa middle. Sa middle ay napaka-easy lang yung round 5 rows of 5 double crochet. Ay, 5 rows of 4 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1 double crochet sa 4th chain from the hook.
and set 2 remaining stitches. Chain 1 and turn 1 double crochet in the same stitch and 1 double crochet in the remaining 3 stitches. Ikukat na natin itong hindi na natin. Chain 1 and turn 1 double crochet in the same stitch and in the 3 remaining stitches, chain 1 and turn, one, two, three, four, and the last row, 1, 2, 3, and 4. Chain 1 and cut. Medyo mahaba-haba kasi itatahi natin. Napakasimple lang mga sis. Napakadali. So, i-assemble na natin ang ating bow. Ganun lang din mga sis yung pag-assemble sa aking mga nakaraang bow tutorial. And isa pa. Yan, tapos na mga sis yung ating bow. Tapos ayos ayos sinula. Ayan mga sis, napakadali. Napaka easy. Hilot-hilot mga sis. And ayan na. Ito mas malapad ito kasi 5 rows ng V-stitch and pang 6 rows na itong border niya. Pwede nyo rin ganyanin. Oh, so, ang ganda mga sis. Napakadali pero ang ganda. Pwede din madaming kulay yung gamitin nyo. Depende sa inyo mga sis. Ayan. Ang pretty. Diba? Ang pretty mga sis. So, sa muli mga sis, bago ko tapusin ang aking video na ito, ay magbabahagi ako ulit sa inyo ng salita ng ating Panginoon mula sa Book of Ephesians chapter 5 verse 16 and 17. 16 sabi dito, redeeming the time because the days are evil. 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Yan lang mga sis. Thank you. And sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman mga sis. Comment sa inyong mga suggestions. And
like and share. Thank you mga sis. Hanggang sa ating susunod na video tutorial. Bye!